ipinapabigay po si Director Angeles. Teka, bakit ako pinapalis ng director natin? Eh, na-dismiss na yung kaso ko. Hindi ako criminal, Joyce. Hindi kita sinaktan at hindi kita kayang saktan. Hindi mo naman napatunayan na wala kang kasalanan. Kaya hindi mo rin kami masisisi kung bakit namin ginagawa ito. Di ba naging pasyente ka ni Dr. De Jesus noon? Tumanaw naman po ako ng utang na loob kay Christine. Pero pinagtangkaan naman niya yung buhay ko. Sana naman, Doc, maintindihan niyo. Ginawa ko na naman lang. Papaka-busy na lang ako para makalimutan ko yung ginawa sa akin ni Joyce. Gusto ko lang na maayosin yung buhay ko. Masama ba yun? Noel, sumusuko na siya. Ayaw na lumaban ni Christine. Ako na po nang bahala sa kanya. Basta balitahan mo na lang palagi. Salamat, Gani. Sino yung tatawagan mo? Si Christine Hutay. Akala ko ba iniiwasan mo siya makausap? Anong sasabihin mo sa kanya kapag tinanong ka ni Christine kung bakit mo siya iniwan? Hindi magagawa yun ni ate. Ang alam ni ate Christine, pinukpok ng ate mo ang sarili niya para pagbintangan ng ate ko. Hindi baliw yung ate ko para gawin niya sa sarili niya yun. Eh kung hindi si ate Christine at hindi rin yung ate mo, eh sino? Ate, paano nga kung hindi nga si Christine yung pumukpok sa'yo? Bakit mo tinatanong yan? Wait lang, sigurado ka ba na walang ibang tao doon? Nakita to ni nanay sa coat mo. Muntik pa nga itong mawala kasi nahulog sa sahig eh. Good morning po. Ay, Gani, tuloy ka. Si... Nay! Si? Gani! Bakit? Nay, si Joyce. Hindi niya ako sinet up. Ano? Ang ibig mong sabihin, anak? Si Alejandra yung pumukpok sa kanya. Nakita ko dito sa CCTV yung footage. Pero ate, ayaw na mag-play. Ayaw na mag-play ng USB mo. Christine, sigurado ka ba? Sigurado ako sa nakita ko si Alejandra yung pumukpok kay Joyce. Yan yung USB sa bulsa mo, hindi ba? Eh, dugo-dugo pa nga yan eh. Kanito ba yan galing? Hindi kita sasaktan. Wala akong masamang balak sa'yo. Gusto lang itang kausapin. Meron kang importanteng dapat malaman. Anak, hindi naman kailangang humantong sa sakitan eh. Bakit hindi na lang natin pag-usapan? May ikukumpisa lang ako sa'yo, Father. Marami akong kasalanan na dapat aminin, Father. Yun, siguro yung gusto niyong aminin. Nilagay niya sa bulsa ko to bago siya nawala ng malay. Pinagsasabong lang pala kayo ni Joyce ng demonitang Alejandra yun para matakpan niya ang kasalanan niya. Sabi ko na sa'yo, anak eh. Dasal lang ng dasal. Hindi kanya pababayaan, anak. Hindi. Gali, ito na yung iniintay nating ebidensya. Pero ate, paano mo pa magagamit na yan na proof? Ako nang bahala. Nadalhin ko to sa kakilala kong teknisya. Aalamin ko kung kaya pa ma-retrieve yung CCTV video na to. Pero for the meantime, ha, huwag niyo munang pagsasabi ang tukol dito. Kapag nalaman ni Alejandra na alam mo natin ito, tuso siya eh. Kailangan mas maging tuso tayo. Hindi niya tayo titigilan kapag nalaman niya to. Nasa tamang pagkakataon lang para ilabas ang tunay ng kulay. Sana nandun lang kayo sa likod ko kasi kailangan ko talaga ng support. Segundo ko, importante na lang. Importante na lang. Talaga, katakot meron akong mga kalaban. Alejandra! Excuse me, tita. Excuse me din po, ah. Congressman. Ano, ready ka na bang pumalit sa akin sa Congress, Alejandra? Oh, sa susunod na araw pa, ang pag-file ng COC, pagpapanalo na kaagad ang iniisip ninyo. Well, from the surveys, wala kang malakas na makakalaban sa ibang partido. At mukhang nakatulong pa yung pakikipaglaban mo para sa hustisya sa tulong ng iyong daughter-in-law. Actually, Congressman, whatever she went through was really difficult for the family to overcome. But, yun din naman ang ginamit ng Panginoon para mapag-isa ang pamilya. And I'm happy for that. I'm good. Thank you for your support, Congressman. Of course. Sana.
Christine, sandali! Christine! Christine! Ma'am, sa po, ma'am. Kakaumpisa lang ng kampanya mo, nandito na ako para tapusin. Ano yung nagawa mo dito? You're not supposed to be here. You know, criminals are not invited. Ako ang kriminal, hindi ba ikaw? What are you talking about? Kaya manggulo dito. I'm sorry, hindi kami punta rito para manggulo. Then get this woman away from me and away from my family. Ayokong masira ang gabing ito dahil lang sa babae niya. Sorry. Teka, ba? Di ba pumunta tayo dito para i-expose si Alejandra? Hindi ko mana yung USB. Wala tayong mapapailabas. Kapag nagsalita tayo laban kay Alejandra, magmumukha tayong tatay, wala tayong pruweba. Bakit nandito tayo kung wala naman tayo pruweba? Paano na yun? I'll see what I can do. Maybe some other time, gagawa tayo ng paraan. Jenny! How are you? Basta, mabuti naman. Nabasa ko yung proposal mo. And I'm willing to support your advocacy. Salamat ah. Jerome, Christine, si Jerome. Hi. Siya sa mga tumutulong sa akin para dun sa Mobile Legal Assistance Project. Siya pala, Doktora Christine De Jesus. Nice meeting you, nice meeting you. Paano? Sige, tawagan mo lang. Just give me a call, huh? Tawagan si Ganit ay. Bibirin sana ako para kay Christine. Anong nangyari dun? Baka busy lang sila dun. Lalo na si Gani, abogado yung kinakapatid mo na yon. Ginawa mo lang tigapagbantay ni Christine. Marami na po kaming pinagdaanan ni Mama. May panahon nga na nagkasakitan kami, nagkaaway. Nailayo ko sa kanya yung anak niya. Kumampi siya sa asawa niya. Laban sa akin. Pero kahit ganun yung mga nangyari, tignan niyo naman, nandiyan siya para sa akin. Para suportahan ako. Nakita ko naman talaga kung kan. Joyce? Ah, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pwede bang umalis ka na lang dito? May importante ka dapat malaman. Christine, ayoko mapahiya si Mama dito. Kaya pwede ba? Layuan mo na lang kami. Joyce! Ah! Ano ba nangyayari sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ikaw na ba yung baliw sa ating dalawa? Pasalamat ka maraming tao dito, ha? Han, okay ka lang? May ginawa ba sa'yo si Christine? Wala naman, pero... Sabi niya gusto daw niya akong kausapin. Pero wag na lang natin siya pansinin. Nahiya lang ako sa mama mo kasi hanggang dito ginugulo pa tayo ng babae niya. Makasabi naman kay mama na sorry ha. Huwag ka mag-alala. It's not your fault. Kakausapin ko yung mga bodyguard para paalis na yun si Christine dito. Sige. Sisi-air mo na ako ha. Joyce, pwede ba tayo mag-usap? Anong ginagawa mo dito? Tutuluyan mo na ba ako? Joyce, hindi. Please, pakinggan mo ko. Huwag kang matakot sa akin. Ayokong maniwala sa mga kasinungalingan mo. Joyce, huwag kang matakot. Ano bang ginagawa mo? Huwag kang matakot sa akin eh. Matakot ka kay Alejandra. Joyce, hindi ako yung pumukpok sa'yo, si Alejandra. Joyce, nagkamali din ako sa'yo. Akala ko pinukpok mo ng sarili mo para mapahamak ako, pero hindi. Joyce, pareho na tayong biktima dito. Si Alejandra may kagagawa ng lahat. Paano ko maniniwala sa mga kasinungalingan mo?
Kung totoo man yung sinasabi mo, may ebidensya ka ba? Joyce, nakita ko lahat. Nasa CCTV. Yung pinukpukan ni Alejandra. Nakita ko. Nandun siya sa file na binigay sa kanil record bago siya mamatay. Kaya gusto kanya makausap. May aaminin siya sa'yo. Kaya lang naunahan siya ni Alejandra. Kung ganon, asa na? Ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin yung pruweba na yan. Pwede ba gawin niyo mong ayos ang trabaho niyo? Hindi dapat nakakalapit si Christine sa asawa ko. Susunod po, sir. Hindi na po mauuli. Nasaan si Joyce? Ipakakausap ko siya sa members ng political party ko. Ma'am, she's in the restroom. She's fixing herself. Inaras na naman siya ni Christine eh. About what? Excuse me? Yes? Nasaan yung war freak mong kaibigan? Si Christine? Oh my gosh. Baka sinasaktan niya na naman yung daughter-in-law ko. Joyce, nasira yung ebidensya. Nakulap yung video. Joyce, please, maniwala ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Yan naman pala yung sinasabi ko. Nasira yung ebidensya. Ganyan ka na ba ka-desperada? Gumagawa ka na ng kwento ngayon? Ganyan ka ba ka-bored? Dahil wala kang clinic, ah. Ayoko maniwala sa... Joyce, nagsasabi ako ng totoo. Please, maniwala ka. Nagsasabi ka ng totoo. Kung sa korte mo yan nilabas, wala na. Wala na yung kaso mo. Dahil nga walang ebidensya, di ba? Yun naman yung ginawa niyo sa akin, di ba? Para lang isipin mo. Ano ang gusto aminin ni Rigor sa'yo bago siya mamatay? Yun na lang. Joyce, hindi kita sasaktan. Wala akong masamang balak sa'yo. Gusto lang kita kausapin. Meron kang importanteng dapat malaman. Ewan ko, hindi ko na alam. Ayoko nang balikan pa. Kaya pwede ba? Hayaan mo na lang umalis. Ayoko maniwala sa mga kasinungalingan mo. Joyce, are you alright? Anong ginawa niya sa'yo? Ano na naman ang ginawa mo sa kanya? Huwag niyo lang siyang pansinin, Mama. No, I'm going to get a temporary restraining order for Christine para hindi na siya makalapit sa'yo at para hindi ka na niya guluhin. Let's go on. Pwede pa umalis na tayo. Christine. Mukhang alam ko na kung ano nangyari sa rescue. Sinabi mo kay Joyce yung totoo. Tama ka, Danny. Ayon yung maniwala hanggat mo ng ebidensya. Bakit mo naman ginawa yun? Eh kasi kailangan niya malaman na wala akong kasalanan. Kailangan niya malaman na yung kinakampihan niya ngayon, yun yung totoo niya kaaway. Paano pag sinabi ni Joyce kay Alejandra yung mga sinabi mo sa kanya? Delikado yun. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Kung yung tauhan nga niya, napapatay niya. Paano pa ang pamilya mo? Oh, so... Sa darating na ano, ha? Campaign season, kailangan todo-todo. Thank you, and thank you for coming, ha? Okay. Nakausap niyo na ba yung mga barangay leaders? You know what? That was really a job well done! This time, hindi ka pumalpak. At dahil dyan, may bonus ka sa akin. Alam mo, nakakaaliw talagang paglaro. Anong baliw na yun? She's so entertaining! Talaga bang nagkataon lang na nagkita tayo dito? Or... were you stalking me? Bakit niyo ako sinusundan? Joyce? Ako ha, tsaga kayo kasi kailangan manalo tayo. How's everything? Oh, bakit may problema ba, Iha? You look sad. You look upset. What's wrong?
Tungkol ba to sa pangaharas sa'yo ni Christine kanina? Did she tell you something? Tell me, may ginawa ba siya sa'yo kanina? May ginawa ba siya sa'yo? Ladies and gentlemen, your attention please. Ang pambato natin sa Kongreso, walang iba kundi si Alejandra Castillo! Sino ang iboboto natin sa Kongreso? Pasensya ka na kung hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Dami kasing tao eh. Magkasama ba kayo ni Christine? Oo, pero hinatid ko na siya pauwi. Malamang nagpapahinga na siguro yun. Saan kayo galing? Kayo ng dalawa? Oo, sa isang political event. May inaayos kasi kami. Ano yun? Basta saka ko na lang sa'yo ipapaliwanag. Para kay Christine naman to eh. Ano nga yun? Ba't di mo masabi sa akin? Basta tol, balato mo na lang sa akin to. Basta tinutupad ko lang naman yung sinasabi ko sa'yo nun, di ba? Pasensya ka na, Nay, ha? Pati ikaw nalagay sa alanganin. Gusto ko lang naman warningan si Joyce tungkol kay Alejandra. Bilib din naman ako sa'yo, anak. Sa dami ng pag-aaway ninyo ni Joyce, at alam ko na abot-langit ang galit mo sa kanya. Pero hindi mo pa rin siya hahayaang mapahamak. Naaawa lang po talaga ako sa sitwasyon ni Joyce. Parang ginagawa siyang puppet ni Alejandre. Ang mahalaga, nasabi mo sa kanya ang totoo. Maniwala man siya o hindi, nagawa mo na ang parte mo. Pero kung sensitive siya talaga, malalaman niya na ikaw ang nagsasabi ng totoo at hindi ang Alejandrang yun. Kung noon, nabulag ako sa galit. Ngayon, maliwanag na sa akin na lahat. Sana para kay Joyce din. Sana malaman din niya kung ano talaga ang totoo. Basta, anak. Mag-iingat ka. So, paano? Sabi mo na ba sa asawa mo yan? Alam na ba niya? Hindi pa eh. Pareho kasi kaming pagod kagabi. Tsaka ngayon naman, maraming pinagawa sa kanya si Mama para sa kampanya. At sa totoo lang, Shakira, hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya eh. Bakit? Eh kasi nung may sinabi ako tungkol kay Mama na walang basihan, nag-away lang kami mag-asawa, eh ayoko na mangyari yun. Sabagay. Pero alam mo, ang mas mahalagang tanong, kung naniniwala ka ba dun sa mga sinabi ni Christine? Ha? Naniniwala ka? Ako naniniwala ko. Hindi ko talaga alam eh. Pero Shakira, hindi ko rin maiwasan na bumalik sa pagkakataon na nagdududa ako kay Mama. Tapos, bago pa yun nung sinabi niyang si Rigor yung kumikilos para sa sarili niya. Gusto mong gumante? Ma'am Alejandra! Ma'am! Huwag mo nga ako matawag-tawag na, Ma'am! Wala akong tawahang kriminal! Hindi ko rin makalimutan yung mukha ni Mama nung sinabi ni Rigor na may gusto siyang aminin kay Father Daddy. Meron ang importanteng dapat malaman. Si Alejandra. Mga inutil kayo! Ano ba? Paano nakalapit ang tarantado yan kay Joyce? Minsan, Shakira, naiisip ko, paano kung pinabaril niya si Rigor hindi para iligtas ako, kundi para iligtas yung sarili niya? Posible. Posible naman, friend.
Wait, pero remind lang kita that with great bintang comes great evidence. Oo, eh. Kaya nga hindi ka makapaniwala kay Christine agad, di ba? Kasi wala siyang solid proof na mapakita. Kailangan natin ng proof. May plano ako. Ma'am na. Kung sakaling sabihin ni Joyce kay Alejandra ang mga nalalaman natin, at least hindi nila kayo matutuntun kung maglilipat kayo. Okay? Sikasuhin ko lang yung paglalagay ng mga gamit ninyo, ha? Sige. Eh, Nay, paano po ako? Paano po yung school ko pag lumipat tayo? Sikasuhin na lang natin yan sa susunod, anak, ha? Tutulungan ka naman ng ate mo sa pag-transfer mo, eh. Mag-alala. Ate, kung lilipat tayo, malapit ba yun? Nay, titignan ko lang kung sino yun. Naalis kayo. Ano bang pakialam mo? Bakit ka nandito? Gusto ko lang naman sanang... Ang usapan natin, ilalabas mo sa kulungan si Christine pagkatapos tapos na tayo. Putol na kung anumang ugnayan natin, kaya wala kaming obligasyon sa'yo. Kahit ano, lalo na't sabihin sa'yo kung anong mga plano namin. Masyadong mabilis ang mga desisyon ninyo. Mabuti na yan. Mabuti na rin dahil alam na namin kung... Ayaw na namin ang gulo. Magad na kami. Mga gulo nila Joyce at Alejandra. Pinalis nga ako sa ospital nang dahil kay Joyce eh. Alam ko naman kung sino talaga ang punod-dulo nito. Mag-uusap kami. Huwag na ho. Tal, kanya-kanya naman tayo ngayon eh. Siguro... Layuan mo na kami. Ayaw na namin ang ulo. Anak, hati sa apat na lugar itong iyong mga lilibuting lugar, no? At nandito sa map na to ang lahat ng iyong pupuntahan. At bahala na ang campaign leaders mo na siyang magkalat lahat ng campaign materials. Hana, bahala ka na rin magbigay ng information sa kanila, ha? Lahat sabihin mo. Tatawag ka na po ngayon dito. Sige, okay. Wow, Ma. I'm really amazed. Ang galing-galing niyo talaga sa planning. What would I do without you? Anak, ako ang secret weapon ng iyong ama nung panahon niya. Mm-hmm. Ngayon naman, ikaw, huwag ka mag-alala. Malapit na ting makuha uli ang kaligayahan, ang dangal ng iyong ama. Sana nga. Okay. Oh. Excuse me. Saan pupunta? Punta lang ako sa restroom, Ma. Ako naman eh, magpapahanda ng merienda. Sige po. Tara. Ano ba yun? Friend, baka mahuli tayo. Joyce. Thank you.
Pareho sila biktima ng pagmamanipula ni Alejandra. Not for long. Oh, saan ka pupunta? Lalagay ko lang si Alejandra sa dapat niyang kalagyan. Tuwing kausap ko si Gary sa telepono, iba yung concern na pinapakita niya kay Christine. Parang yung concern ko kay Christine noon. Sinusunod lang yung sinabi mo. Pero meron siya hindi sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko na makausap si Alejandra. Hindi ako papayag na lumapit ka kay mo. Baka hindi mo kilala ang kinakampihan mo. Ano mo exactly do you mean by that, Ronaldo? I'm trying to get to Manila as fast as I can. Hindi din ako payag na kay Gani mapunta si Christine. Salamat, Alex. Uy, ingat ka. Rex? Rex! Ah! Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng clinic si Christine. Correction, please. Hindi ako nagpaalis sa kanya. Si Joyce. Alam mo ba, hindi ko alam na ikaw tumutulong kay Joyce na lalo magalit kay Christine. Pinagsasabong mo silang dalawa. Tigilan mo na ang panggagatong kay Joyce para gipitin si Christine. Or else... Or else what, Ronaldo? Or else, sasabihin ko kay Lawrence ang totoong involvement mo sa mga nangyari kay Joyce noon.